Sila ang anim na pinakapinag-uusapan pagdating sa pagkapangulo. Ang halalan ay magaganap sa May 9, 2022. Halika't kilalanin natin silang anim. Pinanganak si Ping Lacson sa makasaysayang lugar ng Imus, Cavite, habang si Bongbong ay ipinanganak sa lungsod ng Maynila. Dabawin nyo naman si Pato de la Rosa na isinilang sa Santa Cruz, Davao del Sur. Bicolana namang ipinanganak si Lenny Robredo sa mahirap na lugar sa Maynila, pinanganak at lumaki si Isko. At si Manny Pacquiao ay pinanganak sa Bukidnon. Pinakamatanda sa anim na ito ay si Ping Lacson na 73 years old sa panahon ng halalan. Sumunod ay si Bongbong Marcos na 64 years old, habang si Bato ay 60. 56 years old naman si BP Lenny. 47 years old si Isko Moreno. At ang pinakabata ay si Manny Pacquiao na sa mismong halalan ay may edad lamang na 43 taong gulang. Sa Davao, si Bato de la Rosa ay namulat sa totoong kwento ng buhay. Naging kargador ito sa palengke at konduktor ng bus. Ang kanyang ama ay isang tricycle driver. Isa lamang ang naging susi ng kanyang narating ngayon ay ang pagpapahalaga sa edukasyon. Pangangalakal o paghahanap ng mga bagay para muli itong maibenta ang unang naging trabaho ni Isko Moreno. Hindi ito nahiya sa pamamasura at doon pa siya nadiskubre sa Tondo at nagsimulang maging sikat na artista noon. Naalala pa noon ni Isko na humihingi ito ng mga tirang pagkain sa ilang restaurant para muling iluto kinagabihan ng kanyang ina. Nag-iisang anak si Isko Moreno. Edukasyon din ang naging puhunan ni Ping Lacson. Turo yan ng kanyang inang tindero noon sa palengke. Mula sa pagtatapos bilang engineer, pinasok rin ito ang pagsusundalo at daan para makarating siya sa mundo ng politika. Ang ama ni Ferdinand ay isang abogadong mula sa pamilya ng magsasaka at naging gubernadorsilyo ng Batak. Samantalang ang ama ni Imelda, isang profesor at bihasa sa civil law. Ikalawa si Bongbong Marcos sa apat na anak nila Imelda at Ferdinand. Maagang namulat sa politika si Bongbong Marcos. 8 years old ito nang mahalal si Ferdinand na kanyang ama bilang pangulo ng bansa. Mula sa Bukidnon, lumaki si Manny sa General Santos. Mayroon pang dalawang kapatid sa ina si Manny Pacquiao. Kabuang anim silang magkakapatid at ilan sa mga ito ay nasa politika na rin. Mula sa pagiging construction worker, naiangat niya ang buong pamilya dahil sa boxing. Naalala pa noon ni Manny na mas pinipili niyang magpadala ng pera sa ina kaysa ang bumili ng masarap na pagkain. Ang ama naman ni Lenny Robredo ay ang dating presiding judge ng Regional Trial Court ng Naga. 1997 nang maging ganap itong abogado at nagtrabaho sa Public Attorney's Office. Punta naman tayo sa kanilang highest education. According to University of Makati, nakakuha sa kanila ng Bachelor Arts in Political Science ang pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Special diploma naman sa Oxford University ang nakuha ni Bongbong Marcos noong 1978. 2003, nagtapos ng Business Management si Isko Moreno. PhD sa Development Administration ang narating ni Bato de la Rosa mula sa pamantasan ng Southern Philippines. May Masters naman si Ping Lacson sa Government Management sa PLM noong 1996. At si Lenny ay nagtapos ng Law sa University of Nueva Caceres. Punta naman tayo sa kanilang mga public service bilang halal ng bayan. Naging senador si Bato noong 2019. Mula sa pagka-kongresista sa Camarines Sur na halal bilang vice-presidente noong 2016 si Lenny Robredo. Si Manny Pacquiao ay naging congressman ng Sarangani mula 2010 hanggang 2016 at nahalal bilang senador ng bansa. 3 taon lang na pahinga bilang senador si Ping Lacson sa pagitan ng 2001 hanggang 2022. Councilor ng City of Manila si Isko mula pa noong 1998, naging Vice Mayor noong 2007 at kasalukuyang Alkalde ng Maynila. Si Bongbong Marcos naman ay naging Congressman, Vice Governor at Gobernador ng Ilocos Norte at naging Senador noong 2010 hanggang 2016. Kaya't kung bibilangin ang serbisyo publiko, si Bato ay nakatatlong taon, siyam si Lenny, 12 taon si Pacquiao, 18 years si Lacson, 21 years naman si Isko, at ang pinakamatagal sa mundo ng politika ay si Bongbong Marcos na may kabuuang 23 years. Ang SALIN ay nasa 1987 Constitution o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees.
Dito rin nasusukat ang katapatan ng publiko upang mabantayan ang kanilang mga yaman na walang halong korupsyon. Huli sa ating listahan ng Salen ay si Lenny na may 11 million net worth, si Bato na may 35 million halagang ari-arian, 58 million plus naman kay Lacson. Ang estimated net worth naman ni Isko ay 250 million, 533 million kay Bongbong noong 2015 at 3 bilyong piso kay Manny Pacquiao. Ang pera ni Manny ay mula sa endorsement, TV show, talent fees at pera mula sa pagbaboxing abroad. Kay Marcos naman ay halaga ng mga ekta-ektaryang lupang ari-ari ang kanyang namana. Puntahan naman natin ang kanilang naging trabaho. Not applicable dito sina Isko at Lenny dahil wala sila sa Senado. Pending pa ang batas na sinuportahan ni Bato gaya ng death penalty at Barangay Community Peace and Order Council Act, isa rin sa nag-sponsor si Bato sa Fire Protection Modernization Act noong 2001. Co-authored naman si Bongbong sa batas na Expanded Senior Citizen Act noong 2010 at siya ang nanguna sa pagpostpone ng SK election noong 2013. Co-authored naman si Ping Lacson ng batas na Anti-Hazing Act at Free Irrigation Act. Sponsored din nito ang Anti-Terrorism Act noong 2018. Dalawang batas naman ang ginawa ni Manny. Ito ay ang National Bible Day Act at the Philippine Sports Training Center Act of 2019. Silang anim ay bahagi lamang ng buong 97 na nag-file ng COC sa COMELEC. At ang ilan sa kanila ay mapapasama sa huling listahan ng mga pinal na pagpipilian. Piliin natin ang sigaw ng ating puso, taong karapat-dapat maihalal sa pinakamataas na posisyon ng ating bansa. Bumoto hindi para sa kanila, kundi bumoto para sa ating bansa at bayan. Dahil ang tunay na bida ay ang buong mamamayang Pilipino. This is once again Raymond Lopez. Thank you for watching.